Good evening mga mamshi! Nandito na naman po ako, ang pobreng vlogger ng Singapore, Mamshi Diana Patalio. Please subscribe na YouTube channel and please click the bell para po ma-notify po kayo every time po na mag-upload po ako. Ngayon po, tapos na pong naghapunan ang aking alaga. Ngayon, maghuhugas na po tayo. Ayan ang hugasin ko. Ito ang buhay OFW. Hindi pa po ako naghahapunan. Kailangan mo muna pong matapos ang ating gawain. Yan po ang aking hugasin. Ayan ang aking hugasin. Marami. Ayan. Tayo po't samahan niyo akong maghugas. Ang buhay OFW. Ayan po. Samahan niyo po akong maghugas. Sasay natin para hindi magbara. Hugas. Please subscribe my YouTube channel, mga mamshi. Para makatipid. Kanang konting liquid and lagyan po ng tubig. Ganyan po ba tayo maghugas, mga mamshi? Mahirap ang buhay OFW pero masaya. Enjoy nyo lang araw-araw na ating trabaho. Isipin nyo lang na nasa Pinas lang kayo habang nagtatrabaho tayo. Huwag isipin ng hirap. Kailangan pa natin masaya at positive pa natin tayong mga OFW. Ngayong meron tayong pandemic, kailangan po ay maging positibo tayo sa lahat ng bagay at sa araw-araw ng ating buhay. Ako po isang OFW dito sa Singapore. Since 2017 po nandito na ako. Hanggang ngayon po hindi pa ako nakakapagbakasyon sa Pilipinas. Sobrang miss na miss ko na po ang pamilya ko sa Pilipinas pero wala po tayong magawa. Kailangan po natin kumayod at magtiis at magtiyaga dahil nga po sa pandemic na to hindi tayo makauwi mga OFW. Tiis lang po at pananalig sa Diyos. Ako po ay isang domestic helper dito sa Singapore. Nag-aalaga po ang aking pong trabaho ay ang pag-aalaga ng isang grandma. Siya po ay may Alzheimer. 82 years old ang aking alaga. Never ko pong inisip na siya po ang aking employer. Para kung iniisip ko siya na ang nanay ko, lola ko. Kaya hindi enjoy ko ang pag-aalaga sa kanya. Noona, mahirap, pero awa naman ng Diyos, pinagtiyagaan ko. Hindi ko sinukuan ang pag-aalaga sa alaga ko. Awa ng Diyos, nakuha ko yung loob niya at naging okay naman po. Sinishare ko po sa inyo, habang naghuhugas ako, sinishare ko yung buhay OFW ko. Unang alis ko po, unang abroad ko, ay nasa ano ko, dito ko ilalagay para mas malapit, para nakikita niyo po ako. Unang abroad ko po, sishare ko lang po habang naghuhugas tayo, para hindi po kayo maboring sa kapanood sa YouTube ko. Kahit wala masyadong editing, walang kakeme-keme ang aking mga YouTube ina-upload na video, hopefully po panoorin niyo po ako at isubscribe niyo po ako.
gaya po ng sinabi ko, habang naghuhugas ako, isishare ko po ang buhay OFW ko. First na abroad ko po, eh nasa Abu Dhabi po ako. 2014, ang unang abroad ko po sa Abu Dhabi. Hindi po naging maganda, pero hindi po ako pinanghinaan ng loob. Maraming pagsubok na dumating sa buhay ko ng pag-abroad ko sa OFW, bilang OFW, unang bansang pinuntahan ko, Abu Dhabi. Lahat lahat ng hirap, pinagdaanan ko. Pero awa ng Diyos, masasabi kong nalagpasan ko at nakayanan ko. Nandoon yung minaltrato ako, binugbog ako. Sa pagkaano naman, sa pagkain, okay naman po sa pagkain. Pero medyo mahigpit nga lang po yung aking amo, ang amo kong babae. Lahat, lahat inuusisa, lahat binabantayan niya. Medyo selosa, ganyan naman po talaga mga Muslim, mga selosa. Eh tayong mga Pilipino po, eh sanay tayong maligo ng ilang araw. Sa isang isang beses sa isang araw, di ba? Ilang isa o dalawa tayong beses naliligo. Ganon din po ako. Sa Middle East po, sobrang init ng that time. Naliligo po ako dalawang beses. Nagagali po siya, binabantayan po ako. Hindi ko pinapansin. Pag nagbubunga nga yung aking amo, pasok dito, labas dito. Yun nga, di ba ang sabi? Trabaho ko naman po doon, ang alaga ko doon sa Abu Dhabi ay kambal, babae at lalaki. Ito yung pinaka-main duty ko sa Abu Dhabi, ang pag-aalaga ng batang kambal. Dumating ako doon, 4 years old na sila. Bukod sa pag-aalaga, tinuturuan ko rin sila sa homeschool. Ang main ko doon kasi hindi sila gaano nakakapagsalita ng English at hindi nakakaintindi ng English. Kaya more on the duty ko is teach them how to read, how to speak English language. May pagsubok na hindi ko makakalimutan nang ako ay magtrabaho sa Abu Dhabi. Pero dumating sa point na gusto ko nang sumuko. Gusto ko na kasi masasabi ko na pinakamahirap na pinagdaanan ko sa talang buhay ko na makapagtrabaho ko sa Abu Dhabi nung dumating sa point na lumipat ako ng ibang amo. Pagkatapos ng pagkalilipat ko ng ibang amo,